Ayan mga kalingap, welcome back po sa ating channel sa gabi na ngayon. Kumusta po natin si Roel? Tanungin po natin siya kung anong update sa kanilang pag-uwi. So, tara mga kalingap, sama niyo po kami. Hoy! Ay. Ano, kumusta? Doon siyan. Gano ka? Naging pake po. Ito tara, po, tara. Sa inyo po yung kwarto dito. Pasok muna tayo dito at may pag-uusapan tayong private. So ready na pala yung mga susuot mo, ano? Oo, andito na. Nakapake na. Ano oras ang alis mo, insan? Gabi na, oh. Alas 6:30 ano, na. Mamayang gabi na, insan. Alas 9 na. Ah, alas 9. Oh. Ah, kaya pala nagmamadali ka. Ano, kasi galing pa akong scout kanina. Kaya dumiretso na ako naging pake. So, parang di ko nakikita si Rachel, ah. Kaya, anong balita? Sa amin, Kasama ba si La Tatay? Hindi. Hindi, hindi. Ah, hindi na talaga. Hindi talaga na kumbinsi kasi, ano, suko na ako sa pag-ano kay Tatay. Kasi nga, isa din na talagang dinaramdam niya yung mga sinasabi ni, ano, ni Dr. Love. Pati may mga iba ding mga nag-comment doon na talagang, yung negative baga. Yan, napaka-OA naman. So, bali, malaking impact din yung kay Tatay. So, hindi ko na lang pinilit, kaya, so, hinayaan nyo na lang sa hinayaan ko na lang kasi hinakainag. Hindi ko na lang pinilit din. Sayang, ano? Sayang nga po. Sayang. Paano si Rachel? Hindi rin kasama? Oo, kasi bawal baga kung ano. Bawal si Rachel lang mag-isa. Sino kasama mo? Si VG Skim, tsaka si ano? Si Kuya Alex. Kuya Alex. Oo, is kaming tatlo. Okay, tuloy man sila. Grabe. Kaya nga po, sayang po. Sayang pinagandaan namin doon sa bahay na para sana mag-welcome sa kanila. Kasi nga, first time makarating doon. Pero ayun. Excited pa naman kayo pumunta dito. Oo. Kaya nga po. Pwede, samahan ka lang namin. Ano? Ah, sige, pwede. Kasi ano? Malungkot ang episode 10 natin, bro. Alas 9 pa naman yung ano. Ano pa naman? Dalawang oras pa. Siya nga po. Pero excited ka na insan sa pag-uwi mo? Excited ka na? Excited. Pero talagang nakakalungkot din. Kasi yung mga pinaplano ko din para kung saan ko ipapasyal sila. Oo. Buong pamilya. Wala na. Wala na. Na. Oo. Kaya, ewan ko lang kung anong mangyayari doon. Pero masaya naman kasi makakapiling ko pa rin yung pamilya oo. Ko. Andun pa rin. Yun pa rin naman. Oo, yun naman yung purpose importante. Yung pag-uwi ko. Pero, talagang isang malaking ano din. Hindi ko din maipasyal sila ng sila Rachel. Sayang din yung sayang ticket. Sayang po. Ngayon yung ticket po. Ang bira. Ilang kayo ngayon kasama? Ngayon, bali ano lang. Sila tatlo lang kami. Si Kuya. Hindi kasama si BG Skim? Tatlo lang si BG Skim, Alex. Team Darak, kasama. Pati sila, hindi din magkapaniwala na hindi tutuloy sila Rachel, sila Tatay. Talagang kaya nga, sabi ko sa kanila na, ayun, kumbinsin natin si Tatay, puntahan natin sa bahay nila. Pero, wala, hindi naman ano si Tatay. Talagang wala nang pag-asa. Nasasabay sa amin. Isa pa, mamaya na yung flight, yung ano namin, yung papuntang Maynila. Kasi dapat maaga doon sa airport. E di, ngayon, di kasama sila Rachel, mga gano'ng ka natatagal din? Baka hindi na round trip yung ano mo. Siya nga po kasi isa din may landing pad na baga sa ano. Sa Davao. Isa din yun sa iniisip ko din na ano. Baka kasi, matagal lang to. Di baka matagal lang ka makabalik niya. Kaya nga po. Di ba October pupunta rin yung Team Kalingang. Alam ba yan ni Rachel na kung sakali di siya makasama baka matagal lang yung balik. Hindi ko na ano. Hindi ko na share sa kanya. Kasi yung pagkakalam niya may round trip ng ticket. Kaya masaya din siya at least makabalik sila buong pamilya. Ikaw ba niya yahatid ngayon? Kundi man nag-online. Di pa naman nag-online. Tingin ko na baka naman ihatid ka ni Rachel. Siya nga po. Sabihin din natin para kahit papano. Makasama siya sa banding natin lang. Makapagano tayo. No? Yun lang. Sayang lang yung ano. So ano? May dalawang oras pa naman. Ando na sila Kuya Alex. Ano? Saan? Sa terminal. Ah, ando na? Oh. Excited sila.
Grabe. Kasi gusto nilang pumunta din sa landing pad doon. Oh. So siguro baka magustuhan nila. No? Baka magustuhan din nila yung landing pad. And ako din, baka magustuhan ko din. Actually, gusto ko rin pumunta doon sa landing pad doon. Pag na binyagan si Baby Rabbi, ma-travel kami doon. Travel, oo. Hintay ko lang ma-dedicate si ano, ay, Baby Rabbi. Pwede. O, ano na lang yung message mo kay Tatay Raisan ngayon, di siya kasama? Ano po? Papanood na lang niya ito kasi... Tatay Raisan, hindi man po namin kayo na, ano, na kumbinsi na sasama po ngayon. Mag-ingat lang po kayo dito sa, ano, sa Talisay o kaya sa Dait, no? So, sa akin lang, sayang yung pagkakataon na binigay ng ating mga sponsors, no, ng mga iba't ibang tao na hindi natin kilala. Sila yung kusang nagbigay sa inyo ng ticket, pati pocket money, para makapunta po kayo doon sa ano nyo, lugar ng asawa nyo po. Kasi niminsan di po kayo nakapunta. Mm. Hindi siya nakapunta doon. At ano po, isa po Tatay Raisan, kung sana po, sana magbago yung isip nyo. Grabe, umaasa pa. umaasa pa rin. Pwedeng-pwede naman po kayong sumunod doon. Pwede. Kasi sana magbago pa ang isip. Kasi biyaheng Dait to Maynila, isang sakayan lang yan. Then diretsong airport, puntang airport. And then airport ng Maynila, papuntang Davao. So pwede naman namin sunduin dun sa Davao. Sana nga po magbago. Diba, Insan? Yun naman ang ano natin. Hindi pa rin talaga sumusuko si Insan. Kaya nga po. Tatay Raisan, pasensya po sa ano, kasamahan namin na si Dr. Love sa kanyang role. Na talagang pinagawa kanya yung kanyang pagkakontrabida. Talagang siyang masyado doon. Oo. Kung ano-ano pong sinasabi po niya na talagang masakit sa inyong kalooban, marinig po yun. Kahit role lang, parang oo. Lalong-lalo na sa kanyang minamahal na anak na si Rachel. No, kung ano-ano yung mga sinasabi. Pasensya po, Tatay Raisan. And sana po maintindihan niyo po si Dr. Love na yun po ang kanyang role. At medyo ano, nag-ano din. Yung sobra din yung mga ano niya, yung mga sinasabi ni Doctor. Kaya ano naman Insan sa mga viewers, message mo sa kanya ngayong pag-uwi mo ng Davao. At sa lahat po ng mga viewers po natin ngayon na nanonood po sa vlog na ito, gusto ko po i-grab yung opportunity para papasalamatan po kayo kasi hindi ko po ito makakamit yung ganitong achievement po ng aking YouTube kung wala din po yung suporta niyo. Maraming salamat po. And also po kay Uncle Val, maraming salamat po sa pag-welcome sa akin dito, kay Auntie Edna. And syempre kay Insan Rab, kasi nakamit natin yung ganitong milestone ng ating YouTube po. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga Team Rochelle dyan. Ayo. Salamat po sa lahat po ng mga grupo po. Grabe, parang hindi na talaga babalik, bro. Hindi, kaya sayang yung opportunity, no? Halimbawa, sa tingin ko lang, sa ano ko lang, baka last on appearance na dito sa ano. Oh. Bakal lang kasi nga... Paano si Rachel? Siguro yun sa ano. Hintayin ko na siguro. Hindi mong... Oh, yung magka-graduate. Magka-graduate? Oo. Oh. Handa naman akong maghintay sa yun. Oo. Oh. Pero ongoing naman yung communication namin. Ang dami nakakagulat na ano ngayon. Kaya nga po. Ayan po, salamat po sa inyong lahat, mga kalingap. No? At thank you so much din po kay... sa lahat-lahat ng mga kasama. Nakasalamuha ko dito. Kalinga partners, iba't ibang mga vloggers. Grabe yung tagumpay ng channel niya dito sa Dait talaga. Yeah. Pero deserve naman niya kasi andun pa lang siya sa malalag. Nakakapag-charity na siya. Walang masyadong sponsor, walang views. Deserve niya itong nangyayari sa kanya ngayon. Opo. Kaya ngayon talagang dito na tayo sa masasabi ko na successful na ako dito sa aking pag-YouTube. So gusto ko pong dalhin doon sa aking sa hometown namin sa malalag para ipagtulong din yung mga kinita natin dito o yung mga sponsor na tumulong din sa akin para din na ibahagi ko po doon sa lugar po ng Malalag. Kaya po, abangan niyo po ako diyan sa Malalag po ang pag-uwi ko po. Oh, salamat. Gusto ko rin makapunta doon sa Malalag. Siyempre, yun yung lugar ni Papa. Original. Taga dyan talaga tayo. So, gusto ko rin dyan makapunta at makapag-charity din. So, ayan. Thank you, Insan. Ano? Sa abala, pasensya na din. Ay, walang naman po. Ayan. Sige, atid na natin siguro si Insan Rowan. Sige po. So ano Insan, okay ka na? Tapos ka na? Okay na po kasi ano na. Tara. Lusyeting medyo na. Yan pala si uncle mo. Hey. Kalma, alis na po ako. Alis ka na? Opo. Mauwi na po ako sa Malalag. Ingat. Opo, salamat at, po. At maraming ano ngayon na bumagsak na aeroplano. Hindi na. Mag-pray lang po. Mayroon sa India. Oo nga po. Malungkot siyang uwi mag-isa. Ay, ikaw lang mag-isa? Ay, yung darak pala kasama. Andiyan naman sila. Andiyan sila, Alex. Saka sila, ano? Opo.
Hindi pa rin ako binisin ni ano? Hindi. Pasawi si Dr. Love talaga. Nga po. Grabe si Dr. Love. Dr. Love, grabe ka! Alam ka, Dr. Love. So, ingat daw. Saan ako, ah. Ha? Pag-uwi? Apo. Ano mo sa ang usang gahe mo? Na yubi po. Uy, rasutso na. Oo. Ang oras na lang. Kaya nga po. Marunong ang pag-ipani dyan. At, Eh, grabe. Ito, may isang daan pa. Ay, sige. Oo, pang... Ingat na lang, pag-uwi. Andagdag po. Salamat po. Oh. Well, alisa po ako. Walang wala ay. Okay lang po. Salamat. Thank you. Sige, ingat. Sige po. Tara, tara. Let's go. Si oh, dito na pala sila. Kuya Alex. Ay, si Kuya Alex. Kuya. Ano? Saan yung gamit nyo? Dito sa, ano, Strebo. Grabe, oh. Makakapunta kayo daba, oh. Beach skin. Ano? Ingat kayo doon. First-timer. First-timer mo doon? First-timer. Oo po. Kaya kayo ng airplano. Kayo nang bahala kay Dodong, ha? Ay, kaso siya palang bahala sa inyo at siyang may alam doon, eh. Ingat kayo doon. Maprotektahan mo, ano lang, malalayan si Dodong. Tapang. Kaso, kala ko madami kayo. Madami lang po. Kayo lang? Ano mo, ano? Paalam ka na kaya, no? Kay Ruel. Paalam ka na. Ayan! Paano ba yan? Inuha mo si Ate Rizal. Ako na muna. Wala kay Ate Rizal, ha? Anong iniwan? Bukang agawal ka niya? Ayaw sumama ng papa niya. Pero andito naman siya ngayon. So, ano, ibabala. Ha? Bantayan mo siya? Oo. Paano si Rizal ka? Amili ka sa dalawa. Sino? Basta? Pero bantayan mo si Rizal, ha? Wala kaibigan mo. Oo, wala kaibigan ko. Basta mga ako ka, nagagalit ako. Siguro, mamaya na yung pag-usapan natin kung babalik ba ako. Pero ano, may tiwala ako sa iyo, Arjun. Oo. Huwag mong sirain. Oo. Oo. Huwag ang kalinga. Huwag ang kalinga. Oo. Ingat po ko yan. Salamat, salamat. So, paano ba yan? Ingat kayo, ha? Dali nyo ang kalingap doon sa Dabaw. Dali nyo ang kalingap doon sa Dabaw. Salamat. Salamat. Wala pang ano, tayo pa lang yung nauna dito. Dong, dito ka dong, oh. Diyan ka, ano, Kuya Alex, dito na ako. Oh, diyan ka. Sige po. Dito na lang kami na lang nito magkatabi. Grabe, ang lamig. Then, kasi sa ilalim mo na yung ilagay yan. Excited mo talaga ako. Babay po. Babay, mga kalingap. Kinakabahan yung kasama ko. Basta yung sumakay ng aeroplano. Tandaan mo, ha? Pag-hakit ng aeroplano, iwanan ng sapatos. Salamat po. Maraming salamat po. Bakit ba ako'y laging ganito? Lagi akong di mo pinapansin. Para na lang akong laging sumusunod sa gusto mo. Lagi kitang inaalala kahit di mo ako pansin. Honey, my love, so sweet. Kahit ako'y di mo pinapansin, hindi ako nagkagalit sa'yo. Pagkat excuse me po, pang anong oras po ito? 9:15. Walang alam ang aking nadarama. Pagkapiling ka, honey, my love, so sweet. Kahit sino ka pa, basta't mahal kita. Lagi na lang akong sumusunod sa'yo. Mahal kita, yan ay totoo. Honey, my love, so
Uy. Kahit ako'y di mo pinapansin, hindi ako nagkagalit sa'yo. Baga! Nito! May nakamang ba dito? Akala ko hindi na kayo tutuloy. Sino kasama mo? Akala mo lang yun. Ay, dito ka. Grabe. Totoo ba to? Hindi. Panaginip. Sure na sure ka? Oo, sure. Asan siya, no? Sina Tatay Rizal? Andun, sa baba. Sa lupundan ko muna. Alam ko na ang iyong damdamin para sa akin. Hindi mo lang alam ang aking nadarama pagkapiling ka. Honey, my love, so sweet. Alam mo ka, pare. Ba't niyo pala ako inibitahan dito sa inyo? Dito yun. Kaya namin kayo pinapapunta dito para isali ka namin sa aming grupo, KKK. So, okay ba sa'yo na sumali ka sa amin? Pare, itsura ng mga damit niyo parang munti. Ba't niyo ako pilipilitin ipasalihin dyan? Eh, hindi ako napapagay dyan. Eh, tingnan, itsura niyo. Itsura ng mga damit niyo. Para baka mga taga-bilibid. Ano yung rato? Ikaw na nga namin pinapunta rito tapos nagmamaliit ka pa. Pare, paano ba to? Ang gagawin natin dito? Hindi, pare. Minamaliit tayo ay... Alam mo, Dr. Love, nahawa nga kami sa'yo dahil ang dami mo ng basher. Gusto namin mabawas-bawasan yung basher mo. Pag sumama ka sa amin, baka mapaganda pa yung, ano, yung takbo ng karir mo. Tama. Alam nyo mga pare, regarding dyan sa mga base, wala namang problema yan eh. Kung tutusin, wala akong pakialam sa kanila eh. Ang akin lang dito, ayaw ko sumama sa inyo dahil yan sa mga kulay ng mga damit nyo. Para kayong mga taong bilibid. Oh, ano naman, pinamalita naman tayo. Hindi mo ba napansin, Dr. Love? Ang damit namin mukhang pambilibid, pero mukha mo mukhang preso. Sa totoo lang, pinanggalingan ko lang kasi yan. Kaya kung titignan natin yung mga damit nyo, ayaw ko talaga. Eh, kung sumama sa inyo. Alam ko, pare, kayo tatlo. Alam ko sikat na ako. Kaya nyo ako pinatawag dito. Sana huwag naman gano'n. Sikat ka lang dahil marami kang baser. Yun yun. Hindi mo ba alam, ang may-ari ng lupa, ang may-ari ng lupin nito, ang may-ari ng bahay nito, na ospital dahil sa'yo. Na-stress. Sabihin mo sa may-ari ng bahay na to, ibigay na lang niya sa akin to. Mapwede pa ako sumama sa inyo. Para maniwala ka, pare. Yung picture, pakita mo nga. Na hospital talaga kaya siya. Kaya nga, hindi ko na kailangan makita yung picture niya. Ang sinabi ko, ibigay na lang niya sa akin to at hindi na siya magkakasakit pa. Mayabang talaga. Wala ka konsensya sa syndrome na may-ari nito na hospital talaga siya. Nakukonsensya nga ako, pero ang ganito ang sistema, pare. Para mawala na yung kanyang sakit ng kanyang kalooban, at hindi niya isip-isipin na makikita pa ako at maalala pa, ibigay na lang niya yung bahay na to sa akin. Naku, lalo may stress yun. Kaya siya sabi mo, may sikat ka o ikaw ay sikat sa aming tatlo. Hmm. Paano ngayon kung sikat ka? Ha? May bibigay na lang kami sa'yo. Ha? Iwag. Pare. Tayo alam mo na may ibigay kami sa'yo. Hindi. Ano ka ba yan? Ang usapan dito, ano pare? Ang usapan dito, mag-usap tayo. Kausapin niyo ako na isasama niyo ako sa grupo niyo. Bakit ganun? Hindi. Sige, pare. Oh, masali na ako. Ayun. Masali pa ako. Nakatali pa. Ay, papatayin niyo ako eh. Bakit? Hindi tayo pwede magtiwala. Hindi, pare. Parang awa niyo na. Huwag, sumali na nga ako sa inyo eh. Bakit ituloy niyo pa yan? Utos lang ni Kuya Bal. Hindi, huwag kayo maginig kay Kuya Bal. Naku, ano ba yan? Bawa lang mag-a sa akin, pare. May pamilya ng Kuya Brooks. Di ba mabait yung tao? Kasi alis na kasi sila si Rizal, kaya pasensya na ha. Oo. Maraming nainis sa'yo. Kahalangan ko pa yun! Mga pamangko namin dalawa ni Daddy Donut. Hindi ito ang solusyon. Sinasama mo, dinadamay mo. Hindi na makakawala yan. Paano pa? Huwag pare, hindi na ako makahinga.
Pare, yabang kasi. Para na, wag mo na. Tag, ari, Rizal! Rizal! Rizal, dawa na kayo! Ano, beta, ang gusto mo? Si Rizal na! Kuya mo, beta. Representative ni Kuya, hindi siya pinapatawad. Oo, para kayo, wala na bahala dyan. Agad lang ko ba? Ay, pandumi. Ano nga tag mo? Pitan. Pitan, o, pitan daw. Pitan daw. Thank you po mga Kalingap sa suporta nyo sa Kalingap Sere natin na Rochelle. So ngayon, ito po yung after ng shoot namin. Magkakasama kami ngayon, nandito si Rachel, si Rowell, at tuloy na po ang kanilang Padabaw. Yes! Okay, salamat po. Ayan, tuloy na. Anong message nyo sa mga viewers, mga sumusuporta sa inyo? Ano po, salamat po sa nag-aabang, no? Umiyak, kinilig, at nakasaya po sa Kalingap Serye na binuo po ng Team Kalingap sa panguna po ni Director Kalingap Rab. Maraming salamat po mga Kalingap. And talagang na-appreciate po namin lahat po ng inyong mga messages, na mga comments, positive man or negative. Maraming maraming salamat po. Hindi po ito magiging successful mga Kalingap kung wala po ang inyong buong suporta. Salamat po. Ipapasalamat po ako sa inyong lahat, lalo na po dun sa mga nag-sponsor po nung pamasahe namin pagpapunta sa Davao. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po kami makakapunta doon. Tsaka hindi po namin makikita yung kapamilya po namin doon. Maraming salamat din po sa Kalingap Serye na binubuo po ng Kalingap. At syempre po, salamat din po sa mga viewers na sumusubaybay po. Ayun. So this will be the end of season 2. Pero may bonus tayo, bonus episode, yung pagpunta nila doon. At i-upload natin yun dito sa ating channel. Diba? Opo. Yung pagpunta nyo, pagdating nyo doon. Pagdating po at hanggang sa pagbabiyahe namin, ayan, iba-upload po doon sa channel po ni Kalingap Rab. Kaya po, abangan nyo po yan. Yan yung bonus episode, opo. Pero ito yung end ng season 2. Pero malay nyo, may season 3 pa. Opo. Ano po ba, comment nyo lang po kung gusto nyo po ang season 3, pagbalik nila dito. Comment nyo lang po. And, yan, comment nyo lang po dito at papasahin po namin yan. So, ayan nga. Andito sila. Kaway kayo lahat. Woo! Kaway. Andito si Dr. Love, oh. Patawa pa rin. Pasensya na kung nasaktan kayo. Di ko naman din talaga sinasadya. Salamat, patawad mo ako. Kasama ng pamilya mo. Naintindihan naman kita kasi role mo naman yun. Maraming salamat. Sana mapatawad nyo ako. Lahat kayo mga viewers, sana mag-subscribe uli. Sana panoorin uli mga videos ko. Patawad kung nasaktan ko man kayo. Hindi ko naman sinasadya, ginagawa ko lang role ko bilang isang good bida. Sana naintindihan niyo ako. Sana wala nang samaan ng loob. At magbalik na tayo sa dati. Actually, wala nang nagsamaan ng loob kasi... Alam naman ng Rochelle na yun ay role lang ni Dr. Love. Yeah, totoo po yun. Ilan ang tinatay na role lang din ni Dr. Love? Role ko lang po yun. Kung nasaktan ko man ngayon, wala akong intensyon. Wala akong personalan, trabaho lang. Walang baka natin si Dr. Love. Totoo mo nga ito. Hindi to biro. Isa siya sa may pinakamalaking ginampan ng role sa season 2, no? Kasi... Bibiro yung ginawa niya, no? Sakripisyo yung kanyang channel doon. Okay lang. Para sa ikabubuti lahat ng para sa teleserye. Gagawin ko po lahat. Kahit na sakripisyo ko pa ang aking channel. Para sa kay Kalingap lang. Kay Kuya Bal Santos Matubag. At sa buong team Kalingap. Salamat po. Sa totoo lang, sobrang mahal na mahal ko ang Rochelle. Team Rochelle talaga mahal na mahal ko. Nasa puso ko sila. Minsan lang talaga na ginamit lang ako para maging kontrabida sa serye na ito. So, salamat. Nagampanan ko naman at todo ang galit nyo sa akin. Thank you naman. Tuwa ako doon. Kung sa iba yun, baka hindi lang kayanin. Okay lang murahin nyo ako. Okay lang kung kahit patayin nyo ako. Okay lang. Basta buhayin nyo ako sa pangatlong araw. Suporta na natin ulit si Dr. Lai. Thank you. Thank you so much. And so ay mga Kalingap, ito na, tuloy na Rochelle sa Malalag. And interview naman natin sila. And so ito, Rochelle and Rowell.
kumusta naman sa yung mga anong reflection niyo doon sa nangyari sa ginawa nating Kalingap serye? Ano po, sobrang nakaka-enjoy yung serye kasi marami ka talagang makukuha ang aral tsaka ano po, ng mamimiss ko din yung seryeng to tsaka sana meron pang season 3. Tsaka ang pinaka mamimiss ko sa pag-shoot yung kulitan namin tsaka natin po. Ay, yung kulitan yung dalawa? Opo. Siyempre, yung banding niya habang nag-a-acting, no? Hindi alat ang nagkakamali. ang galing niyo parehas, grabe. Saka actually, halos di man kayo nag-a-acting at natural lang naman yung ginagawa niyo. Yung script na binabasa tayo. Walang script, kung ano yung pinag-uusapan nila. Yun na yun. Kung naman yung son? Sa akin is, isang malaking ano siya, bali, platform sa akin para mas ma-boost yung confidence ko sa ganitong Kalingap serye. Mas nagagawa ko yung mga hindi ko nagawa noon. Oo nga, grabe. Kaya, artista ka na ngayon. Oo. Hindi ko in-expect talaga makakalingap na mangyari yung ganitong bagay. And syempre, yung bonding natin na halimbawa may shoot ng ganitong oras, talagang lahat nagkakatuwaan, and then kung may free time pa na after ng show, talagang andun magja-jamming. So talagang di ko ito makakalimutan, itong mga episode na ito sa Kalingap serye, and magsisilbi itong part ng aking buhay. No, kasi talagang yung mga scene dito, yung mga scene talaga dito is true to life siya. Yeah, hindi yeah, naman natin in-act as for the ano lang, for the views, for the actually part siya ng ano natin, charity. Charity kasi natin. Laking tulong na ginagawa nila. Yes, isa din yun mga Kalingap. Oo, na talagang malaking tulong yun, no, sa mga Kalingap artists ni Kalingap Rab, si Rachel, yung mga pumasok so, na mga iba't ibang characters. Oo. Kaya malaking tulong siya mga Kalingap, and hoping someday na magkaroon pa siya ng episode 3 or season 3. Season 3. Comment niyo po kung gusto niyo season 3. Yun nga, buti na lang insan kahit pagod ka sa pag-scout, no? Pag text ako sa'yo, talagang available ka, punta ka doon, kahit yun. Kaya siyempre, insan, pag umaga-umaga mag-text ka sa akin, mag-chat na, insan, may vlog tayo ngayon sa Rochelle. Talagang, wala. Wala talagang, ano, yung trabaho ko, tigil talaga. Tigil kung ano man yung plano ko na mag-scout. Kasi, kahit pagod ka eh. Oo, kasi kahit pagod ka, talagang napunta ka pa rin. Siyempre, insan, ginaganahan ako kasi nga, kasama ko si Rachel. Bakit ba ako'y lang? Huwag ko na nga mag-interview dito. Lagi akong di mo pinapansin. Totoo, kasi bali sa huling part ng season 2, bali sinishare natin yung ating mga experience. So talagang totoo to yun, isa na. Yun masaya. Kasi nga, sa mga ganyang time lang kayo makikita-kita. Kasi nga yung mga nakarang araw sa kanya is talagang hectic, no? Hectic. Kasi nga, saka naman natin yung nagkita ko, nag-enjoy din kayo eh. Pag nakala yung stress, no? Sobra insan. Kasi nga, aside sa nakikita ko siya, para na lang oh my God. Talagang ano, nagkakatanggal stress yung kung galing ka sa pagod na maghapon na nasa vlog ka. Okay. Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw din? Nakakatanggal ng stress ikaw din? Sa research trip. Chocolate. Ikaw din? Pag nakikita mo siya? Sa gusto mo, lagi kitang ina. Ayaw, grabing ano niya, grabing pinagdadaanan niya noon, no? Sa kanyang research para lang matapos. So, kapag buti nga, ano, kahit may research ka, na-handle pa rin niya, mo, no? Yung itong teleser, Kalingap serye, no? Buti na pasasabay mo. Ito naman, ano yung papili? Ikaw muna, Rachel, ano yung mas gusto mo? Yung season 1 o yung season 2? Ay! Yung ayun. Season 2. Season 2? Bakit? Wala, feeling ko lang mas masaya kasi hindi sa akin pilit. Mas para kumbaga sa season 2, mas nag-improve yung ano mo, yung opo. Yung closeness niyo. Mas nag-improve po yung feelings niya kayo. Yung feelings niya! Wala kasi yung filter, ano? Huwag mo lang i-film eh. So, ibig sabihin yung season 1, medyo pilit pa siya. Pero yung season 2, totoo na talaga, bro! Ikaw naman isa, ano yung although, kahit sinabi mo yung mas gusto mo yung season 2, pares mo naman siya gusto, di ba? Pero para sa'yo, ano yung mas nakakalamang?
Season 1 na Season 2? Siyempre, insan, may kanya-kanyang explanation din. Yung Season 1 talagang, yun talaga yung sa akin na pinaka-tense na mga ano. Kasi nga ano, baguhan pa lang. Oo, grabe yun. Hindi grabe man, yung Season 1. Grabe yun yung ano ko, yung mga lines ko doon. And Season 2 talaga insan, dito talagang nakikita ko na bali, natural na lang yung ano namin, yung act namin. And then isa pa, bali, nagre-reflect siya sa mga kabataan ngayon na may mga lesson din na nakukuha. Yun ang nagustuhan ko kasi hindi lang puro kilig yung Season 1, di ba? Yeah. Hindi lang parehas ng Season 1 na puro kilig, puro yung katuwaan lang, no? Pero dito sa Season 2, natitest yung ano namin, yung aming relationship as a friend. And isa pa yung aming... yung aming ano, yung ano din, yung bali mga environment din namin na talagang paano namin i-handle yung mga iba't ibang tao or mga viewers. Kaya dito sa Season 2, talagang maganda siya. Okay siya. Nag-improve siya. So Season 2 yung ano niya? Season 2 yung... Ibig sabihin, kahit may kontrabida, may Dr. Love, okay lang sa okay lang sa amin. Kasi, para sa mga ano mga viewers na galit kay Dr. Love, okay lang ako. Okay lang po, okay po sa amin. Kasi doon namin natitest at doon namin nalaman sa aming sarili kung... ano ba yung ano namin, yung dapat namin ipaglaban, di ba? Yung anong, anong dapat namin na... Saka may matututunan sila dun kasi unang-una ikaw, matututo sila na kaya naman pala maghintay, no? Yung pasensya, di ba? Saka kahit may kontra, yung hindi susuko ba? Oo. So doon nila malalaman, insan, yung ano, bali yung consistency, no? Kung talagang willing siyang maghintay. Andun yung consistency and loyalty sa taong hinihintay niya. Bravo. And isa pa, talagang magiging role model din sa mga kabataan ngayon ng mga nag-aaral. No? Kasi isa si Rachel talaga sa, ayun, sa kanyang ginagawa ngayon as a student, marami siyang ginagampan ng role sa kanilang school. Oo, daming mga activities na napagdaanan natin sa Season 2, pero na-handle pa rin niya ng maganda. Oo, napagsasabay naman niya. Kaya the best ang Season 2. Yun nga, doon rin siya kumukuha ng allowance, no? Doon sa, yun, sa Kalingap Serye. Kaya laking tulong din Kalingap Serye. So, ayun, ano naman yung pinaka-mamiss mo sa Kalingap Serye, ikaw? Lowell. Siyempre, yung ano, insan, yung talagang part na yung sumigaw dito. Mahal ko si Rowell. So, yun yung pinaka-favorite episode mo? Oo, yun ang talagang tumatak sa akin. Episode 7? 7. Sige, na lang tanong ko anong favorite episode mo sa Season 2. Ay. Ikaw? Siyempre, insan, yung tumatak talaga sa mga viewers at pati sa akin, yung biglang sumigaw si Rachel na mahal ko po si Rowell. Oh! Alam mo yung feeling na talagang nag-snow mo yung ano? Bigla ko siyang hinila. Slow mo ko. Nag-smile ako dun. Oo nga. Tinanggal ko nga yung iba dun eh. Kita-kita yung ngiti mo. Eh kasi nakakatawa ko siya. Mahila mo na lang sa oo nga, hindi siya na-orient na talagang malakas yung pagkahila ko pala. Muntik po ako muna pala. Ikaw naman, Aresha. Ano yung favorite episode mo? Favorite? Kung tanda mo pa. Yung last, yung tanong na. Ah, yung tanongan. Episode... 8. Kasi ano, more ano siya. Nakaka-ano. Nga, nakakaba. Nakakaba. Taray. Galing. Ayos. So, ayun. Thank you po ulit, mga Kalingap. sa nagsubaybay sa Season 2 ng Kalingap Serye natin, no? Starring Rowell of Malalag, saka Rachel Morales. Ayan. Thank you so much po. Sana po ay nag-enjoy po kayo. Alright. Ayan mga Kalingap. Thank you so much. Siyempre number one kay Lord sa napaka matagumpay na Kalingap Serye natin. Season 2. Ayun. Thank you so much po sa inyong lahat. Number 2 sa inyong mga viewers, supporters namin. Kasi ayan. Ito na po yung end ng Season 2. I hope magkaroon pa po ng Season 3, ano? And kung yun po yung gusto nyo, comment nyo lang po below. At wala na pong ibang sasabihin pa, kundi maraming salamat po sa inyo lahat. And syempre, mamiss ko din to, mamiss natin lahat. Pero hopefully, may kasunod pang season hanggang sa ikasal yung dalawa. So thank you, God bless po sa lahat. Jesus loves you. Bye-bye po. Shoutout sa Koos!